ito para sa maiktim na maika para malulusaw ang kanilang kapangyarihan. Dahil po sa amoy nito, kailangan din ay yung proseso niya ay napakaganda. Ito, kailangan din na may sangkap din ng dahon ng rosemary sa gagawin natin. Wala tayong rosemary dahil mahirap tayong makahanap. Iwan ko lang kung asan na yun yung rosemary ko. Titingnan, sandali, kukunin ko. Ito pala yung rosemary. Ito yung rosemary ko na kukuha po tayo ng kahit kunti lang. Pito lang yung dahon. Ito, kahit kunti lang kukuha tayo. Yan. Yan ang mga pang natin. Gagawin po natin para mabisa. Ang gagawin natin, hihipan natin para maging maganda. Siguro mga 7 beses para napakaganda. Pero kailangan slow motion lang na pag-ihip natin sa loob ng buti. Yung gagawin natin, hinga po tayo, inhale, exhale po tayo, at saka hipa natin. Yan. Pag ganun, ang niya, yung puwersa ay papasok po yan. Pero 7 beses. Yan. Unti-unti lang. Yan. Yan. May lakas na mano. Dapat na. Ayan. 5. Anim. At saka, takpan natin ang kanyang takip. Ang gagawin po natin, simple lang. Manalangin po tayo na yung hangin na sa loob, yung puwersa na sa loob, bigyan natin ng bendisyon at saka dasal. Dasalan natin para mas mabisa, mas matindi ang kanyang bisa sa kanyang mga sangkap. Ang gagawin natin, ipikit natin yung mga mata natin. At kahit anong panalangin po, pwede. Wag lang po ng masama. Pero kailangan yung clear yung lahat ng sakit, lahat ng hinanaing mo sa iyong kapwa. Kailangan malinis yung puso mo at isip sa paggawa ng langis mo. Kagawang gumawa kayo ng mga sangkap para sa inyong habak. Yung habak, mga buti na maliit o sa mga sangkap nito, pero iba-iba yung mga ginagawa nilalagay. Ito naman niya, gamot lang sa kahit anong gamot, kahit anong sakit sa inyong katawan, pampahid, para sa mga masamang espiritu, masamang mababangis na hayop. Yan. Kape muna tayo. Yan. Manalangin po tayo. Yan. Buong puso. Ang gagawin natin, ipikit lang yung mata nyo. Kahit ano po yung hilingin nyo, mabisa po yan.
May bendisyon na po yung bote. Alam nyo ba yung ginawa natin na yung hangin natin? Dahil ito napakabisa. Kung iyong gamit po ay hihipan nyo sa iyo na yung gamit na ito. Bawal ipasa sa iba. Bawal ipahawak sa iba yung bote mo. Dahil sa iyo yan yung bote. Huwag mong ipahawak sa iba. Dahil po yung nakasasalalay, yung iyong ano, visa ng iyong gawa. Dahil po sa binigay ng Diyos ang kaalaman upang kayo ay makagawa ng mga sangkap para sa inyong sarili, para makatulong po kayo sa pamilya nyo, sa maraming tao o nangangailangan ng mga gamot. Kailangan ilagay nyo po yung langis, Biyernes lang po ng tanghali. Sa tanghali, kung tanghali o di kay alas 3 ng hapon, pwede mo po dagdagan ang langis. Pero sa akin ngayon, Sabado ngayon, dahil po ay gagawin lang, ito lang tinuturo ko lang sa inyo. Pero sa akin na lang yun kung hindi Sabado. Dahil ito may bendisyon naman dahil nananalangin po kayo. Bigyan ito ng lakas. Ito po ay napakabisa sa lahat ng kahit ano, rayuma, o kahit sakit ng tiyan, usog, o kayo nabalis, mabisa po ito. O di kaya sa mga sumasakit yung ulo, nahihilo, nalason, napakabisa po ito. Pero hindi din mawawala ang sangkap natin. Ito yung sangkap natin. Ayan. Ito po ay lagpasan na dumusot sa kahoy. Ito po yung baging na sa loob ng kahoy na ito. Yung baging. Lumusot. Parang umikot dito. Umikot. Nang umikot. Ayan. Umikot po siya. At saka lumusot dito. Ayan. Lumusot. Ang kukunin po natin yung dulo. Dulo lang po. Kahit kunti lang po. Ay napakabisa po yan. Lulusutan na lulusutan ng iyong langis, ng lahat ng mga problema, lahat ng mga sa iyong buhay, malulusutan niyo po. Yan, kahit ito, mabigyan mo po ng lunas ang iyong pasyente. Sa mga manggagamot, tinuturo ko rin ito sa mga manggagamot na hindi makagawa ng mga langis. Iba yung mga langis niyo, pero sa akin iba. Pero ito nakakabisa dahil ito, tested ko na ito sa mga pasyente ko. Tinuturo ko lang ito sa inyo para mabahagi ka. Maibabahagi ko naman sa inyo yung kalaman ko tungkol sa paggawa ng mga langis. Pero kailangan manap po kayo ng bote na luma, mga antik. Napakabisa yung antik dahil yung antik meron po yan ng mga ritual o orasyon bago po silang gumawa ng mga bote na sinanguna, yung parang matagal na century na ito, century na siguro to, dahil ito nakuha ko po ito sa loob ng kuweba. Sa kuweba may mataas na hindi mo maakyat, kailangan mo ng lobby para maakyat. And then may butas, ito yung nakuha. Bote lang siya. Ayan, para pong kakaibang bote. Ayan, makapal. Ayan. Ay, pasensya na kayo. Umubo na ako. Ito na ang gagawin natin, ha. Kumuha po tayo. Sandali. Putulin natin yung, hindi ko lang ipapakita sino, ang ating ipuputol. Putulin natin para mabilis yung ano natin. Ayan. Ayan. Nakaputol na po tayo. Ayan.
maliit lang. Putulin din natin ito, yung pagbalik natin, kahit kunti lang. Kunti ka po. Parang ano ah. Natapsik pa. Asa na yun? Ay, ito na. Ayan. Kunti lang po yung nakuha natin. Kunti lang. Ang gagawin natin, ayan. Ayan. Kukunin natin. Hipan natin. Ayan. At saka takpan. Ang gagawin po natin, yung unahin natin yung ito yung sangkap natin na tawag dito lubigan. Lubigan po. Maganda po ito. Pasok natin dito yung lubigan. Maganda, marami. Ayan. Napakaganda po yan. Ayan. Maganda yung kilaw pa. Yung iba, pinatuyo pa. Hindi yan. Mas maganda yung ilaw. Dahil yung katas niya, hindi na matutuyo. Yan ang bisa. Kung binibilad mo, kunti lang yung bisa niya. Dahil sa nawala ng bisa, nawala ng katas. Ayan. Ayan, marami pa ito. Marami pa. Ito, yan o. Pwede ito i ano, kung gusto niyo, pwede ito i yan, mabango. Mabango talaga. Napakasarap po ito. Sa high blood o may high blood po kayo, ito ibabad sa tubig o di kayo ipakuluan at saka inumin, bababa yung high blood nyo. Pero kailangan pag inom nyo, may maya inom po kayo. Huwag nang kayo nang iinom, may inom, kailangan magpa-check kayo ng BP nyo. Kasi baka imbis na bumaba ng yung dugo nyo, kailangan po ay ano, kunti lang yung pag-inom nyo dahil mabisa po siya. Ayan o, nasa loob na. Tinuturo ko yun sa inyo para kayo ay isasunod kayo na lang gumawa ng inyong langis. Ayan, napakabisa po yan. Pag-gawin natin. Maganda sana kung ano, pag putol-putulin, pero mabisa din yung kahit ganito lang. yung iba gumagawa, hindi nila inaalam kung paano gagawin. Ayan. Pasensya na sa mga manggagamot yan. Kung kayo hindi nyo tinuturo sa mga ano nyo, mga kaibigan nyo o sa ano nyo ang paggawa ng langis, kayo na lang bahala. Ito yung pananchina, mabango, para sa sinaing. Ang ganda ito sa sinaing. Ito, yan. Tatlong dahon lang. Tatlong dahon lang ang ilalagay natin.
Pero kailangan puputulin natin para lumabas yung ano niya, yung visa niya. Kung wala kayong sangkap na kagaya ng mga sangkap ko, depende naman sa inyo kung paano po, paano nyo yan gagawin. Dahil ang mga sangkap ko, ito ay napakabisa, mga sangkap. Dahil na-try ko na ito, itong mga sangkap ay hindi nakakalason, kundi nakakagamot ng lason. Ayan. Ayan, ayan na. Ayan o, makapal na sa loob. Ang gagawin natin, ito, napaka-asim puro. Pero, try ko. Napaka-asim. Nako, napaka-asim talaga. Para sa, para po ito sa, ano, sa tawag dito. Para po ito sa maasim yung parang yung sa ugat mo, parang papasok agad yung bisa niya. Ayan. Nakala yung iba, sabihin nila ay nakakalaso, kinakain niya. Hindi nila alam. Kasi ako, kapag pumupunta po ako sa ano, sa mga kagubatan, lahat ng mga ano, ng mga yan, yung sambong, lahat ng mga halaman, kinakain ko yan. Kinakain ko po yan para malalaman ko kung gamot o nakakalaso. Ayan. Ito din yung sangkap natin na sinukuan. Lagay natin sa loob. Ayan. Yung ito, kailangan putol-putuloy natin para yung katas niya ay mapait. Lalabas yung pait niya. Ayan. Itong hiwa lang. Ayan. 5, 6, 7. Ayan. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7 na. Kailangan may pang ano po kayo para ano, makompress sa loob. Ayan, ayan po. Kukuha din tayo ng tagoytoy. Ito, napakabisa po ito. Tagoytoy. Ayan. Kasi ito, mga sangkap, mahirap hanapin. Kung hindi mo kilala, hindi ka makagawa ng mga ganito. Hindi mo ito mabibili sa kahit saan. Mabibili nyo, o minsan, pike pa. Akala mo, totoo, na makagamot, pero hindi. Ayan, ito yung, ano, yung sentimento po ito. Gagawin natin, ipasok natin lahat. Ito ay para sa sugat na hindi maghihilom, hihilom po siya. Pero sa next video ko, ibabahagi ko rin sa inyo tungkol po iso sa tambal-uli. Yung tambal-uli, yung iba, alam nila kung anong bisa ng tambal-uli. Napakabisa po yan.
pagdating sa ahas sa kulang barang. Yan. Kinakakatakot. Ano? Tawag din. Kinatatakot. Pre. Hindi na po makaano. Kinakakatakutan ng mga ano. Eh, pasensya na kayo. Bulol na bulol na ako sa Tagalog ko. Pasensya na. Natatakot yung mga ano na, na mga nagkukulam sa mga sa kanya na gamot na maluli. Ginagawang agimat po yan para sa ahas, aso, kahit anong mga bangis. Napakabisa po yan. Ayan, ayan o, maganda na. Ayan yung ito, yung buto ng pwede ito ano, pwede ito tawag dito, pwede ito pang sabog, sabog sa tanim para tumubo. Maganda ito para tumubo po yung ano niya, hindi maaso. Pero ito na maliliit yan, ito napakabisa po ito, yung ano niya, yung bulaklak po ng amamali. Ayan, napakabisa po ito. Ayan, may natira pa, konti lang ilagay natin. Dahil mabisa din naman ang ganyang halaman. Ilagay din natin yung tagubalik. Inom muna ako ng kape. Tagubalik, ilagay natin sa loob ng buti. Yung lagpasan natin, ilagay natin. Para malalagpasan mo, para bumalik din sa ng salbahe sa iyo. Ayan. Tsaka kukuha natin ng time. Maganda yung time. Ito, konti lang. Konti lang ang ilagay natin. Para mag-absorb yung amoy. Tsaka yung ito, maliit lang na sinag ng araw. May sinag ng araw. Lagay natin yung sinag ng araw para mabisa din. Yan. Ayan na po. Wala na. Wala na ako pang sahum. Ayan. Ito na. Yung nagawa na natin yung mga sangkap sa loob. Paglagay mo to na langis. Yung panghuli, yung langis natin. Ilagay natin yung langis. Tingnan nyo. Langis. Ubusin natin yung langis natin. Ayan. Napakabango po ito. Makagawa kayo nito. Ayan, mabisa po yan. Pero yung gagamitin nyo ito, siguro
magagamit niyo, gagamitin niyo lang po yung ano, takpan niyo, takpan natin. Ayan, takpan muna natin. At saka i-shake yung yan, i-shake natin. Yan. Yan i-shake. Ayan, i-shake natin. Ayan, para ma ano naman yung mabasa yung sa yung ano yung iba. Yan, napakabisa po yan. Kailangan yung tool nyo, hindi kayo yung kawin na nilagay nyo, parang higpit po yun pagtakip nyo para hindi ma ano, ma ano sa lalabas yung amoy. Ayan, ayan na yung nagawa natin na panguntra. Yan, panguntra po yan. Ay, meron pa pala, meron pa tayong hindi na ano, na ilagay yung rosemary natin. Kukuha po tayo ng rosemary, pero huwag yung kalimutan yung rosemary natin. Napakabisa kasi yung rosemary. Ayan, kukuha po tayo ng pito lang, pito. Bibilangin po natin, yan. Apat. Kasi hindi po pito-pito yung ano natin, pero kailangan yung importante yung ano, yung ano natin, yung rosemary, dahil iba po yan yung bisa ng rosemary. Maganda sana yung may ano tayo, may bulaklak ng rosemary. Napakabango, napakabango, napakasarap. Parang iinumin ko na eh, pero bawal muna. Ayan, napakaganda po yan. Ayan yung ginawa ko natin. Yan. Pero kung gusto nyo na lagyan nyo na sangkap ng ano, maglagay ko ng sangkap na tiw-tiw o buhok ng duwende, mabisa din yan. Lagyan nyo po. So, lagyan nyo ng santuara o batuara, pwede kay diamante negra, pwede yan. Lagyan nyo po. Mabisa po yan yung ginagawa nyo. Basta sa inyong gawa, mabisa po yan. Kailangan may panalangin, dasal, kahit ang dasal. Kahit hindi po orasyon, pero napakabisa pa rin at saka yung bertod na mga sangkap na ito ay napakabisa. Ang gagawin nyo po, gagamitin nyo ito Friday, para mabisa Friday, pitong Friday. Friday nga, example, ngayon Friday, bibilangin nyo po yung Friday sa pitong Friday. Pag ma ano, absorb po yan ang bango, mabango po yan, mabango at saka parang yung ano mo, yung pagpahid nyo po ay parang gagaan yung karindam nyo. Ito napakabisa, napakagaling na napakagaling po ito yung mga sangkap natin na nilagay natin. Ayan mga bro, sis, madam, sir, paalala ko sa inyo. Ito po ay hindi ko binibinta yung ganito. Dahil ginawa ko rin ito para sa akin. Para mabisa, para maturo ko sa inyo. Hindi ko ito ibibinta. Dahil ito, napakahalaga sa akin yung bote. Yan na po, mga bro, sis, madam, sir. Shoutout sa lahat, sa mga kaibigan ko, sa mga vloggers ko, na si Madam Katis Closer, si Madam Katis Alberto, Ginaline Segua, Ria Parulan, si Nanay Su, si si Ann Bisuyo, si Babes Ngoyen, Lilibit Halon, si yung iba yun mga subscriber natin, pero yung iba yung mga vloggers natin, yung sa ano,
si Lester B. Wabina, si Rudel Ramos, yung mga subscriber po natin dyan, si Ricky Bleran, si yung vloggers natin na si Alfredo Baisan, si John Flamenco Vlog, si ano pa, si Maestro Jesco Petisos, Rudy Agner alias Alaganik Lanchao, si Iboy Mocha, si Mocha Hunters, at saka sa mga vloggers na hindi ko kilala, magandang hapon sa inyo mga bro. Ingat-ingat lang sa paghahanding ng mga mocha. Sa mga mocha hunters dyan, ingat-ingat po kayo lagi. At saka magdasal lang lagi. At saka shoutout sa lahat sa mga kaibigan ko, sa mga bro ko, sa bro, sa Ulysses Torino Galino, sa anak niya na si Janwayne Torino Galino, sa kasasawa niya na si Rosemary, sa kapatid niya si Jake Torino, sa mga iba pang mga ano, mga pamilya niya, magandang hapon sa inyong lahat. Ito po yung tinuro ko para sa inyo, para kung meron po kayong mga ganyan na mga ganyan na mga tanim, huwag niyong patayin. Yan po ay napakabisa, napakaganda po yan. Maraming salamat sa inyo. Yan lang po ang ituturo kong kaalaman sa inyo paano gumawa ng mga langis sangkap na habak sa inyo. Magandang hapon, paalam sa inyo, and God bless.